Magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. Pero bago ang lahat, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Yehey! Alright! Ang ating tatalakay ngayon, mga kababayan, ay dito po sa balita ngayon. Maayos na kalsada na binubungkal ng DPWH, kwestiyon ng Senado. Tama po yan, mga kababayan, dahil dito sa Pilipinas, nakikita natin na ang gaganda pang mga kalsada ay binubungkal na ng DPWH. Ang sayo po dito, kwestiyon ng mga senador, ang ginagawang pagsisira sa mga maayos na kalsada ng Department of Public Works and Highways. Dapat lang po. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sunny Angara para sa 2024 budget ng DPWH, pinuna ni Senator Bato de la Rosa ang pagsira at pagsasaayos ng mga kalsada na maayos naman. Sa umpisa, habang ang mga sirang lansangan ay hindi naman inaayos at nakatiwangmang lamang. Yun po ang puna ni Senator Bato, mga kababayan. Paliwanag naman ni DPWH Secretary Bunuan, preventive maintenance daw at reconstruction ang ginagawa ng ahensya para maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga kalsada. Preventive maintenance. Para maiwasan ang pagkasira. Iyang ginagawa nila kaya, kunti lang yung sira, lahat ng napakahabang kalsada ay sinisira na. Yung bang binutas butasan, mga kababayan, kahit na hindi pa sira, pwede pa naman. Dapat ang gagawin nila dyan, kung anong sira, yun lang, lalagariin lang yung kongkrito, tapos tatapalan ng simento. Tatanggalin yung sira, tapos papalitan ng bagong kongkrito yung sira, hindi yung sisirain lahat. Magastos ang alam nilang pagpapagawa ng mga kalsada dito sa Pilipinas, mga kababayan. Siyempre, alam natin na may ilang porsyento dyan ng mga kuan, gumagawa dyan, 20%, 10%, o whatever, ilang percent yan na kukulikta nila. Ayon pa kay Bunuan, may punto kasi na nagsisimula ng masira ang mga kalsada at mas economical o mas makabubuti kung isailalim na agad ang mga ito sa preventive maintenance. Makakatipid ha? Makakatipid o lalong lalaki ng gastos ng gobyerno. Yung pinagpapakalam naman natin, yung pinagpapagawa dyan, mga kababayan, ay pera ng taong bayan, mga binabayad na tax ng mga taong bayan. Hindi naman kumbinsido sa paliwanag ng kalihim ni Senate Minority Leader Cuco Pimentel dahil kontra ito sa nakikita ng mga publiko at sa sinasabi ng DPWH na ang ilalim ng mga kalsadang inaayos ay bulok na gayong ang mga nakikitang totoong sirang kalsada ay hindi naman inaaksyonan. Andaya pa kayang sira-sirang kalsada niyan dapat ayusin, hindi yung maganda pa, magtatagal pa ng 10-5 taon, tapos binubungkal na. Nang matanong ni Pimentel kung gaano katagal dapat bago magsagawa ng maintenance o construction, tugon po ni Bunuan na ang mga asphalt road ay 15 years. Ang mga kongkritong daan ay tumatagal ng 25 years. Pero kailangan pa rin umano ng regular na preventive maintenance ang mga ito. Anya, depende sa axle load o bigat ng mga sakyang dumadaan ang buhay ng itatagal ng mga kalsada. Sabi po yan ni Secretary Bunuan. Dito po sa Pilipinas, sabi niya ay pinapayagan ang 13.5 tons at napakabigat nito kung ikukumpara sa ibang mga bansa na ang axle load limit ay nasa 9.5 hanggang 11 tons per axle lamang. Dapat nung nagpagawa ng kalsada, dapat naka-prepare na yan sa 14 tons o 13.5 tons. Hindi yung sundin mo yung load ng ibang bansa. Iba naman sa ibang bansa at saka iba naman dito sa Pilipinas.
dapat ang gagawing kalsada ay para sa 13.0 tons na nabigat ng mga truck. Niling naman ni Pimentel sa DPWH na baguhin o ibaba ang limit o bigat ng mga truck na pwedeng dumaan sa mga kalsada para mas mapabain ang buhay nito at maiwasan ang mga madalas na pagsasaayos ng mga daan. Agree ako dyan sa iyo, Senator Pimentel. Dyan, palagi tayong dumadaan dyan sa mga kalsadang yan. Palaging may butas-butas tapos pabayaan pa ng ilang buwan, ilang taon bago gawin uli. Dapat baguhin na yung style na yan. Ang dahil pang dapat ayusin na kalsada, inuuna yung mga pwede pa naman daanan. Pwede pa naman tumagal ng ilang taon. Tapos sinisira na. Yan lang po mga kababayan. Again, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-follow sa Facebook at mag-subscribe sa YouTube. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami.